Muli mga KFW, mga bayan, hello po sa mga wholesaler na kagaya sa akin, mga sub-dealer, yan, mga mix supplier na kagaya sa akin, mga soft drinks, alak, yan, mga yan. Nais ko po't uling sabihin sa inyo ang aking nakaraan tong buong one week na to. Yan, hindi ko pa na-vlog. Ngayon ko lang ulit i-vlog yung nangyari sa akin. Yung mga daily deliver ko, yun yung na-vlog ko. At gusto ko ulit may vlog ang aking karanasan sa naging one week na naging takbo ng negosyo ko. At nais ko pong ipalam sa inyo mga KFW, mga kababayan. At yung nakaraang videos ko, yung kumita ako ng 22,720. Yan, dahil sa tubay to, sa alak. Ngayon, ibabahagi ko ulit yung naging nakaraan ko sa wholesaler bilang wholesaler at wholesaler ng alak sa tubay to, San Miguel Brewery. At ang presyo ko ngayon, gusto ko lang masabi sa inyo mga KFW, mga kababayan. Ang presyo ngayon sa market, yan, yan lagi yung sinasabi. Timing talaga yan. Pag tumiming ka, kikita ka ng malaki. Yan. Hindi na po siya liquor ban. At bumaba na rin ang presyo ng alak. Ang presyo po ng alak sa dito sa amin is 1,180 na lang. Kagaya ng mga naibang ilang buwan, masyadong mataas, nasa 1,470. Nung nagka-lockdown pa, sobrang taas, umabot siya ng 1,800. 2,000, umabot pa nga siya, 2,000 plus. Dahil nga sa lockdown, yung galing, yung mga supplier nila, galing Maynila, na-stranded dahil nga sa lockdown. At biglang taas ang presyo ng alak, ng tubay to. Ngayon, dahil nga sa bumaba na yung presyo kasi naging normalized na yung biyahe. At nung time na yon, nung kumita ako ng 22,720, nag-stock ako dyan. At naging normal na yung biyahe. Meron ng tracking dito. Pag normal na yung price, bumaba na yung price sa mga market, mga warehouse dito. At dineliveran na ako ng stock ng supplier ko. Kumuha ako ng 80 bucks kasi yun lang naman ang stock ko sa ngayon. 80 bucks lang ang supply ko sa alak, 2x2. At gaya nga ng sinabi kasi ng ahente sa akin na nagkakaroon na ng shortage ng alak. Although normal na yung price, normal na yung deliver, pero nagkakaroon na ng shortage. Doon na ako kumbaga tumiming. Naisip ko na yun eh. Kaya pumasok sa isip ko na eto na ulit. Tatimingan ko ulit. Yan mga FW, mga bayan. Ang presyo ngayon sa market, 1,180. Pero ang problema, walang stock. Limitado lang stock ang naibibigay nila sa market. Ang haba-haba ng pila doon, alam ko yan kasi may mga connection ako dyan, may pinagtatanungan ako. Ang haba ng pila, hindi ka ma... yung gusto mong bilhin na kahit 10, 20, 30, hindi ka makakabili kasi limitado lang, naibibigay lang nila, 3 box, 4 na box. Doon na ako tumiming mga KFW, mga kababayan. Dahil nga sa nagkakaroon na ng shortage, yung mga market kasi rito, ang supplier nila, Maynila. Ang supplier ko dito, Pangasinan. Pero ang binabagsakan lang nila, mga wholesaler na kagaya sa akin, mga wholesaler na nakapangalan sa kanila. Hindi nila bibigyan yung mga wholesaler na hindi nakapangalan sa kanila, naka-under. Yung mga nakapangalan lang, naka-under sa kanila. Ngayon, dahil nga sa shortage ng stock, ang dahilan ng ahente kung bakit nagkakaroon ng shortage ang stock, yung mga basyo na galing Maynila kasi doon ginagawa yung mga basyo ng mga alak, ipinapasa rito papunta sa Pangasinan.
Ang problema, na-stranded ang mga pasyo galing Maynila dahil nga sa nagkaroon na ng ECQ ulit dyan, naging mahigpit na dyan. Gawa nga nang hindi naman bumababa yung ang record ng nagkakaroon ng sakit dahil sa pandemic, dahil sa COVID na yan, nakakasar talaga, damay-dabay ang negosyo. Nagkaroon na ng shortage dito around Pangasinan dahil nga sa hindi nakaka-deliver yung mga basyo at hindi rin nakaka-deliver yung mga stock nila galing Maynila dahil nga sa ECQ na. Ang nangyari sa akin dito, pumalo ako ng mataas ulit kahit nga alam ko na mababa ang presyo sa market dahil mababa nga. Ipinush ko pa rin ang price na yon. Pero yung dati kong price na 1470, ginawa ko siyang 1300. Yan ang price ko ngayon, 1300. Although mababang market, may mababang ang presyo sa market, ipinush ko pa rin yung 1300. Ang price ng sa market mo, FW, mga kababayan, is 1180. Ipinush ko siya ng 1,300 dahil nga sa ang rason ko sa mga customer ko, kahit pumunta sila sa mga market na yan, mga warehouse na yan, limitado ang may bibigay nila at hindi ka mabibigyan. May maraming nakakapila dyan pero in the end hindi sila nabibigyan dahil nga sa limitado lang ang stock. Kahit mababa ang presyo pero wala naman silang may bigay, useless din. Useless ang mangyayari doon. Marami na rito dyan kasi yung pinaka-main dito doon sa isang bayan, doon po talaga ang bilihan ng mga alak, mga warehouse, mga grocery na malaki. Yan. Ang problema, kahit mababa ang presyo, wala silang stock, limitado lang. Kaya ang ginawa ko sa mga customer ko, hindi ko naman sila pinilit sa presyo. Sabi ko, 1,300 yung presyo ko dahil nga nagkakaroon na ng shortage sa Madam Ante. Pumunta kayo sa bayan, wala rin kayong mabibiling alak kasi nga limitado ang stock nila kasi nga nagkakaroon na ng shortage. Sabi ko sa kanila, okay lang naman, hindi nyo bibilin Madam Ante. Doon na lang po kayo sa bayan. Pero asahan nyo, wala kayong mabibiling alak doon kasi limitado po ang stock. At pag nung kinumpute ko naman nung kinumpute ko yung 1-3, kayang-kaya naman nilang ipasa pa sa mga customer nila sa mga tindahan. Malaki naman ang kita sa tindahan eh. Doble sila kumpara sa ating mga wholesaler. Ang kita nila per bottle. Ang kita ko lang per box. Kaya malaki pa rin ang kwan. Nung nagka-lockdown nga mga OFW, mga kabayan, ang taas ng alak, nasa 150 yung 2x2. Akalain mo yun, 170, 160. O ngayon, nag-normalize ng presyo, naging 54 sa akin. Gawa nga ng nagkaka-shortage na dahil sa ECQ at limitado na yung stock doon sa bayan. Kahit mura, wala silang choice. Binili na lang din nila yung 1-3 na per box ko kasi wala naman silang choice. Dahil nga sa limitado na yung stock, doon ako tumiming mga FW, mga kababayan. Ang kinita ko sa loob ng isang linggo lang, halos hindi siya isang linggo kasi parang 5 days lang. Ang kinita ko sa 5 days, kung kukumpitin natin mga FW, mga kababayan, nagbigay na sa akin ng less ang supplier ko, less 15 pa ako per box. 1176 ang price ng box ng 2x2, less 15, minus 15, equals to 1161. 1161 po ang bigay nila sa akin per box. Yan, at ang binta ko naman, 13. So, ima-minus ko yung 1161 minus 1300. Ang equivalent nun, 139 per box. 139 per box ang kita ko sa isang box. Napaubos ko siya within 5 days lang dahil nga sa nakikita ko na sa bayan na nagkakaroon na ng shortage. Kahit mababa, nagkakaroon na ng shortage. Hindi. Kahit mababa yung presyo, nagkakaroon na sila ng shortage. Yun ang problema nila. Kaysa naman wala kang mabili,
Kesa man wala ka namang maibenta sa customer mo, dun na sila sa 1,300 kasi malaki pa rin naman ang patong nila eh. Kasi tindahan sila kumpara sa ating mga wholesaler. Yan. Napaubos ko yung 80 bucks ko sa isang 5 days lang, 5 days. Ang stock ko nga sabi ko sa inyo mga KFW, 80 bucks lang. Kasi wala naman akong puhunan, pang small time lang tayo. Ang kinita ko, 139 per box ang kita ko, times 80 equals 11,120. Yan. Ang kinita ko sa loob ng 5 days na experience ko sa ganitong pagbabattle business, 11,120. Still going pa yun mga KFW, mga babayan. Nagkakaroon na rin ng shortage. Shortage pa rin hanggang ngayon. Tumatiming ako dyan. Ang kainaman lang dyan, hindi na ako nagpipick up sa bodega. May tracking na kasi. Normal na yung price. Pero nagkaka-shortage. Doon ako tumatiming mga KFW, mga babayan. Take it or leave it ang presyo ngayon ng alak pagdating sa akin. Kahit mura sa bayan at kahit mura sa bayan, shortage naman. Wala silang may bigay kahit mura. Anong pipiliin nila? Doon pa rin sa may stock para may binta sila. Ayan. Gawa nga ng may group chat naman ako. Take it or leave it. Di ko naman sila, kumbaga, pinipilit bilhin yung 1,300 dahil nga sa mura nga. Di ko naman sila pinipilit. Pumunta na lang po kayo sa bayan dahil nga sa nagkaka-shortage na madam. Sabi ko, limitado na yung naibibigay nila kahit mura. Wala ka, pumila ka nga, wala ka namang may binta. Di sayang rin ang oras mo, sayang rin yung kita mo sa loob ng isang araw. Kung pipila ka naman pero wala ka rin mabibili. Ayan. Kaya pumunta sila sa akin. Bumili sila. Ayan. At kinita ko ulit sa loob ng 5 days, 11,120 ang kinita ko. At nagkaka-shortage na rin. Sabi ko nga, nagkaka-shortage ng alak dahil nga sa ECQ ang Maynila. Nagiging mahigpit na ulit na naman yung tracking kahit normal na yung price, kahit mababa na yung price. Kaso shortage, doon ako tumiming. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo, marunong kang makiramdam, marunong kang madinig-dinig lahat ng mga balita dyan sa paligid mo. Yan, dito sa amin, napalibutan ako ng bayan, maraming mga grocery yan. May mga connection ako dyan, nagtatanong-tanong ako dyan ng mga presyo. Kaya alam ko kung ano ang kalakalan, alam ko yung takbo ng presyo rito, alam kong makibagay, alam kong sumabay, alam kong sumingit kahit mataas ang presyo, kahit mababa yung presyo, ipinupush ko pa rin yung ganung price kasi nga shortage dahil nga sinabi sa ahente ko. Diyan ang gusto kong sabihin sa inyo mga KFW, mga bayan, marunong kayong tumiming. Parang kwan lang yan, lalaban ka na mananalo ka o matatalo ka. Kaso sa kalagayan ko, nanalo ako. Dahil nga sa shortage, kahit mababa naman ang presyo, wala naman silang mabili. So dun na sila sa 1-3 ko. Nung nakaraan nga, umabot siya ng 1,819 plus mil. Nung nakaraang videos ko, 1,460. Ang binta ko, kumita ko ng 22,720. Ngayon, medyo mas mababa kasi nga hindi ko naman pwedeng taasan pa. Unfair naman na yon. Saktong-sakto lang yung 1-3 mga KFW, mga bayan. Sakto lang yung ganong price na bigay ko sa mga customer ko. Malaki pa rin ang kita nila. Yan. At sa mga gustong mag-battle business, sinabi ko lang itong experience ko para magkaroon kayo ng kumbaga determinasyon magkaroon ng ganitong negosyo. Kung wala kang lakas ng loob, wala kang mapupuntahan, hindi mo ma-achieve yung gusto mong ma-achieve, yung goal mo sa buhay. Yan. Ang pagninegosyo naman mga OFW, talagang labanan yan. Kung marunong kang lumaban, marunong malakas ang loob mo, mananalo ka sa bandang huli. Ayan mga OFW, mga kababayan, nais ko lang sabihin yung experience ko sa loob ng isang linggo. Sa mga OFW natin dyan, sa ibang panig ng bansa po, sa mga iba't ibang panig ng bansa, mga KFW, mga kababayan,
Sana habang malakas pa tayo, mag-ipon kayo ng mag-ipon. Kasi hindi naman tayo lumalakas, hindi naman tayo bumabata pagdating ng mga ilang taon. Tumatanda tayo. Kaya ang payo ko lang sa inyo, mga FW, mga kababayan, habang wala pa kayong asawa or may asawa na kayo at mahaba pa ang panahon nyo sa pag-abroad na nagtatrabaho dyan sa malayo, tinitiis ang hirap, mag-ipon kayo at mag-ipon, mga FW. Sayang yung pinaghirapan nyo pag hindi kayo nakapag-ipon. Katulad natin, kagaya sa akin, no, FW din naman, mga contractual. Mga contractual naman tayo, mga FW, mga bayan, hindi naman mataas ang sahod natin. Saktong-sakto lang sa buhay natin, saktong-sakto lang sa pamilya natin. Minsan nagkukulang pa nga, kaya sana maging mahigpit kayo sa pera, magaling kayong humawak, magaling kayong mag-ipon. Para pag umuwi kayo, tapos na yung kontrata nyo, nag-end of contract na kayo, may maisip kayong negosyo, dyan po makakatulong sa inyo ng malaki kung nag-forgood na kayo sa bansa natin. Hindi kayo magsisisi, mga KFW, mga kababayan, sa ginawa nyong desisyon kung bakit nag-ipon kayo. Yan lang naman ang mission natin, yung goal natin, ang makapag-ipon, ang makatulong sa pamilya. Yan, at sana na-encourage ko kayong mag-isip ng mga gandang idea sa negosyo. Sana naging malakas ang loob nyo sa ganitong negosyo ko. Ako naman, OFW ako sa Taiwan, at sad to say, wala naman akong ganong naipon dahil nga sa bata pa lang ako, nag-OFW na ako. Bata pa lang ako noon sa Taiwan, around 20 years old. Ngayon, 34 na ako. At ilang taon na rin ako sa Taiwan, wala akong ganong naipon. Yan nga. Dahil nga sa ganit, ang kaya ako nagkaroon ng negosyo na to dahil sa misis ko. Siya yung nag-finance sa akin para magkaroon ng negosyong ganito. Wala akong lakas ng loob. Siya lang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magnegosyo ng ganito. Battle business, wholesaler. Siya nag-finance sa akin. Ang totoo naman talaga, mga FW, nung nasa Taiwan ako, wala akong naipon. Huli na ang pagsisisi nung naisip ko na nang nagkaroon na ako ng pamilya. Huli na yung pagsisisi ko. Kaya ayokong mangyari sa inyo yung mga ganon, mga FW, mga kababayan. Nasa bandang huli, magsisisi kayo kung bakit kukunti yung pera nyo, kung bakit wala kayong naipon. Kaya habang bata pa lang kayo, habang marami pa kayong panahon dyan sa abroad, mag-ipon kayo at mag-ipon, mga FW, mga kababayan. At sana nagkaroon kayo ng lakas ng loob sa videos ko na ito. At muli, ingat po kayo lang dyan, mga FW, mga kababayan. Kaya po natin to. Ipon lang, mga FW, mga kababayan.